Guys, for the first time, nandito ako sa dalampasigan ng bagong silang. First time ko po makapunta dito simula noong nag-oil spill. Nakikita niyo po yung oil spill boom dito na nakalatag. At makakapanayan po natin at makikita ang mga taga-bagong silang na masisipag. Ito si Tito Guani po ito. Tito Guani, hello. Hello. Ito si Bro Alger. Diet-diet din pag may time. Oo, bawi na lang sa pagkain para ano. Dito sa Mindoro. Ilan days na kayo naglilinis, guys? 2 weeks na to. 2 weeks na ano? Pero yung oil spill natin ilang weeks na? Magma 1 month na ba? Meron na? May 1 month na. Kaya nga. Ibig sabihin talaga yung high tide sa gabi ay sobrang laki kasi sobrang tabi na ng ano. Malaki ang high tide sa gabi. Nang naapektuhan ng oil spill, abot na siya doon sa sobrang ano na dalampasigan, no? As in tabing-tabi na siya yung may lupa na naaabot na rin. Tapos ito yung sulok na sulok ng bato. Sobrang ano, daming oil spill. Nadagdag pa kamo. Oo nga. Sana matapos na ito. Hanggang kailan kaya ito sa tansya nyo? Kaya sabi nga doon sa balita ay parang ano, years din yung ano, kailangan lumipas para mawala ito. Hi Kuya Junior, kayo mag-ingat ha. Si Uncle Lito, si Tito Armin. Okay, magtatanggal guys ng ano, protection sa ano, sa ilong. Kasi ako ang kapal-kapal ng aking suot na A95 face mask pero tagus pa rin siya. Oo naman, nakakaiyak naman talaga. Kasi para tayong nananaginip, parang walang-wala sa isip natin magkakaganito tayo dito sa ano. Sa lugar natin na parang paraiso na sobrang tahimik. Tapos ganito yung pinagdadaanan natin ngayon. Yan. Ang gobyerno naman natin ay may mga ginagawang para ang mga tulong. Kaya yon, pasalamatan natin. Yon. Kailangan namin financier sa mga bata. Yan nga, yung mga nag-aaral no, ng high school, college. Yan. Laban lang tayo, guys. Pero marang mahirap lumaban pag alam mo na ang tagal nung gagawin mo. At doon yung pagharap sa pagsubok. No? Agree?